Paano nga ba kumuha ng birth certificate sa PSA? Una nyo gagawin ay kumuha kayo ng appointment online. Search nyo lang sa Google yung PSA online appointment system. Pag nakita nyo na, click nyo lang yun para maririle kayo dun sa website ng PSA. Pag nakita nyo na yung civil registration service appointment system, yung mga pamimilihan dyan, marriage, senomar, birth certificate, saka death certificate. Halimbawa, ang kailangan ko, birth certificate, itatap ko lang yun. Tapos lalabas na yung welcome to the PSA online appointment system. Basahin nyo na po yung step 1 to 7. Pag nabasa nyo na po yung step 1 to 7, click nyo lang po yung I agree. And then lalabas na po yung important reminders. Unang-una nakalagay is, minors are not allowed to book an appointment. Kapag 17 years old below, bawal po yun. Mag-book ng appointment. Itong pangalawa, kapag representative magkukuha, kailangan mo magpadala ng authorization letter saka yung valid ID. Itong pangatlo, sundin mo lang yung time and schedule na kinuha mo. Halimbawa, sabi niyo yung schedule mo, dapat 6:30 and doon ka na, 30 minutes before. Kasi kung late ka pumunta doon, kahit may schedule ka, yung nauna sa'yo ang una lang aasikasuhin. Kapag nabasa mo na lahat yung important reminder, click mo lang yung next. Ito naman kung saan kayong outlet magsiset ng appointment. Piliin nyo yung outlet na mas malapit sa inyo para less hassle. And then kapag nakapili na kayo ng outlet, click nyo lang yung next. Sagutan nyo lahat yung details na nakalagay dyan. Huwag nyo kalimutan lagyan ng check yung I agree. Kapag okay na yun, click lang yung next. Yan naman, ilagay nyo yung code na ipinadala doon sa email ninyo. Tapos click nyo yung verify. Dito naman, click nyo yung kung ano yung certificate na kukunin nyo. Halimbawa, birth certificate. Yung sa relationship, pwede dyan yung self kung ikaw yung kukuha. Tapos pilapan mo lang lahat yun ng mga details dyan. Kung may kukunin pa kayong ibang certificate, click nyo lang yung add another certificate. Kapag okay na, click mo yung next. Lalabas na dyan yung mga available schedule. Pwede na kayo mamili dyan kung ano yung gusto nyo schedule. Pwede pa rin kayo mag-change outlet kung halimbawa doon sa outlet na gusto ninyo ay polybook na. Pwede pa rin kayo lumipat na yung outlet, maghanap kung saan meron. Yung nakikita nyo na yan, yan yung oras kung ilan yung mga slot na lang yung available. Halimbawa, 7 a.m. full na yun, wala na slot yung available doon. Kumbaga, per oras, per slot yung mga available dyan. Kumbaga, ang labanan dyan is paunahan makakuha doon sa slot na available. Kapag nakakuha na kayo ng slot, click nyo lang yung next. Pagkatapos nun, verify nyo yung mga details na iniligay nyo. Kapag na-verify nyo na, click nyo yung confirm. May lalabas na appointment confirm. Click nyo lang yung next. Pag na-click nyo na yan, lalabas yung QR code. Ang nakalagay, civil registration service appointment slip. I-print yan kasi yan yung ipapakita nyo sa guard sa araw ng inyong appointment. Kung saan outlet kayo naka-assign. Diyan nyo rin makikita kung magkano yung mga babayaran ninyo. May additional fee lang kung hindi kayo sa mismong PSA main kukuha. Yung additional counterpart fee of passage is 80 pesos. Birth, marriage, and death certificate yun. Pag senomar, 100 per copy yung kanilang fee. Kahit hindi na kayo mag-download ng form, may mga ibinibigay naman dun sa outlet kung saan kayo nagpa-point. Magdala na kayo ng black ballpen para sure na may panulat kayo. Yun lang po ang masishare ko sa inyo. Maraming salamat sa panonood.